Ayan. Magandang hapon! Vlog ako, Han. Magandang hapon, mga kasabong. Ayan. Kaway-kaway! Kaway-kaway! Lola ako. Okay. Ayan po, vlog po tayo. Pakita ko sa harapan. Ayan. Mabe-birthday po yung aming pinakamamahal na Nanay Leti. Ayan. Ayan, mahal na biyenan ko po yan. Ano lang po, kukunti lang po yung table. Sa 10 table po ito. Family lang po ito, family lang. Ayan, sa pamilya lang. Ayan, 59th birthday. Sa despedida, pa-despedida din po. At ano po siya, pabalik na po ng US ulit sa Amerika. Ayan, sino kaya nakaka-relate dito? Kanina umaga, nagkatay ng baboy. Ayan, ito mga kamag-anak po yan. Kaway-kaway, yung mga gwapo. Uy, tingin! Ayan, tuwi, nagwapo. Ayan, kaway-kaway. Ayan, nagluluto. Ayan po, mga kasabong, ano po yan? Typical na probinsya, ha? Ganito ang ginagawa. Nakaka-relate dito yung mga taga Batangas, Quezon, Laguna. Ayan, Cavite. Ayan, marami yan luto. Ayan, pero mamaya pa pong gabi yung ano. Mamaya pa pong gabi yung occasion. Ayan, mga kasabaw. Ayan, kagabi, kahapon, di may laban nga kami. Ayan, naglabasan po yung mga galing na broadcast ng mga member namin dito. Ah, yung iba naman po, mga talagang 3 taon na para mga bull stag sa bibilis. So, ang maganda naman po yung naging galaw ng manok natin, edi nangyari po, nakatapat tayo ng mga kagaya ng mga pinipili natin ditong mga binabay na talagang hindi nagalaw. Talaga pag hindi ho gumalawang manok sa isang rueda, talaga mapuper sa kung papasukin ho siya ng isang manok, no? No, okay, yung mga pinipili ko dito, ganun din ang halos galaw ng mga iba. So, nagkatapat-tapat mga gagaling na manok. Sa lahat naman po ng nakalaban namin, wala rin po nag-champion sa mga nakalaban ko. Yung naipanalo kong dalawa at yung natalo kong tatlo, alin man sa mga nakalaban ko, wala po naka-champion. Tapos yung nag-champion po, actually dalawa sila. Yun din po isa yung kaibigan po natin, si Vladimir na pitmaster champion ng 2017. Tsaka meron pang isa na matandang official din namin dito. Ibig sabihin, matagal na member din namin ng QCBA. So ang gagaling po ng dala, talagang mapapanood ko po kagabi, singaling ho sa class A category ng pitmaster. Ngayon, eto, nag-iikot-takot, alam niyo po, isang laban lang to, na nalamangan tayo na isang talo. Mga kasabong, nalamangan ako na sa talo kasi noong February, umiscore po kami ng 11 win tulos, ay February, nung nakarang buwan, nung February po, umiscore po kami ng 11 win tulos sa 3 laban, 2 champion, bago yung isa po ay 3 panalo, 2 4-cock champion, tapos yung isa po na 5-cock ay 3 panalo at 2 talo. Eh ngayon po, Marso, unang laban pa lang namin to ngayong Marso. At ay hopefully may kasunod pa po tayo sa April na. Ito po makikita ko. Alam nyo dito, kahit tuwala ako, kahit busy. Ayan. May mga trabaho po dito sa farm. Ayan, kagaya po dito, may inuhukay po dito. Mapupuno po ito ng mga 3x6x6 na mga fly pen. Paglalagyan po at pinaghahandaan na po namin yung pag-harvest, pagbulusok. Pagbulusok po ng ating mga manok na harvestin. Ayan. Ayan. Yung ibang gamit nando sa garahe. Ayan. Buhangin, graba. Ayan, papahinga po yung mga tao, mga nagtatrabaho. Ayan, inaayos po ito. Ayan, no? Magtatanim po kami ng maraming buko dito, kaya pinatitrim ko na po itong mga halamang. Kaya pare, ubusin nyo na yung mangga dyan. Gusto nyo i-take out, tabang may bunga. Kaya si Mang Tony ang aming foreman. Mang Tony, kaway-kaway. Ba, busin mo yan. Kaya ala, live lang. Ayan o. Wala pa po tayong ano dito, pero pinaghahandaan na po namin yung ano, pagbagsak po ng maraming manok na harvestin. Yun dito po ay punong-puno na po yung nasa likod na yan ng mga 3x3. Kulang pa. Nag-order nga din po ako on the way na.
Ayan, no? Ayan, nililinis po ito ngayon. Tapos, tatam naman po na maraming buko. Mga 20 to 30 na buko. Okay, yung mga dwarf, ang buko ko dito, mga dwarf, eh. Ayan, nagbawas po kami ng mga puno na aalangan sa mga ginagawa nila. Ayan, mga kasabong, alam nyo, kahit po marami tayong ano, kausap na tao, talaga sabi ko nga, hindi lang po ako dito sa Quezon umiikot, eh. Kasi nauwi din po ako ng Pampanga, pero eto nga po, sinisikap kong kayanin yung alam nyo na lahat na dadaanan ko sila. Ito, itong ginagawa nila na ito, kasama po ito sa paglalagyan ng mga pullets. At saka double purpose na po ito, no? Ito kasi sasaraduhan po ng lambat din yan. Ayan, pwede siyang breeding queen, pwede nga alpasan ng mga maliliit na sisiu. Pwede rin sa mga inahin lang na palugunin. Ayan, diretso po yan hanggang dulo, hanggang doon sa dulo doon. Ayan, pinatanggal ko muna lahat, kakalbuhin po itong ibang mga puno na ito na hindi na napapakinabangan. Dahil tatam naman po ng panibagong fruit bearing trees. Ito mga kasabong, ayan. Ayan mga kasabong. Ayan. Oh, nagpahinga lang sila at mainit. Nagla-lunch sila. Lunch time po mga kasabong. Break time. Ayan. Mga kasabong. Ayan. Di sabi ko nga po, ang labanan kagabi, kahit na lamang ang kami na isang talo, maano po kami. Masaya po akong nakanot kasi nakita ko yung quality ng laban ng mga manok. No? Hindi naman ibig sabihin natalo yung manok natin ay mahina na. Nag-perform naman po sila. Nasa tamang galaw naman po sila. Wala naman po nagop. Na sadyang kalaban po namin lahat magaling. Sabi ko nga, Battle of the Champions. Binunot ng mga ibang grupo namin yung mga broodcock nila. Nakita ko yung iba, alos putol-putol na rin ang mga daliri. Meron mga baldan daliri. Tapos yung iba, talagang binunot nila yung mga 5 taon. Ganun ko kagugulang. Tapos yung iba naman, bumunod ng 3 taon na bibilis. Parang mga bullstag kong gumalaw. Kompleto laro. So, ganun po magandang bakbakan na ano namin. Kahit po yung mga natalo namin, ay hindi na rin po nakawin ng maayos yung mga nakalaban nun. Talaga hong bugbog. Talaga hong damage din. Naging paunahan ho sa patama yung mga manok natin dun, eh. Okay, so 5 piraso lang yon. Actually, sabi ko nga, nag-ano ako dahil ang ginamit namin doon, kagaya nung hero ko, 2-time winner yun na wala sugat, no? Kaya lang, bullstag lang. Bullstag lang po yun. Kulang pa sa edad talaga. Yung nakalaban po niyang pongka na magulang po talaga yun. Tapos, naagawan din siya ng pwesto sa taas. Ibig sabihin, naging mas magaling sa taas yung kalaban. Naagawan siya noon. Napilay din po kagad ang kaliwa niya. Maaga ho siya napilay, kaya talaga hong nadaig siya at natalo siya. So, charge to experience sa susunod. Parang ganun lang po yan. Lagi pong idadagdag lang natin na charge to experience. Okay, para po mag-improve lagi tayo sa mga susunod na laban. Yung konting adjustment bago pa magsimula ang laban na depende sa lalabanan na pag-iisip na natin. Para po sa susunod na laban, lagi ho tayong nasa peak. Ibig sabihin, hindi ho tayo nalalamangan ng talo. Asabong po, di naman pwede hindi kayo matalunan. Kung ayaw mong matalunan, huwag kang magsabong. Ganyan lang yan. Talaga pong may talo sa sabong. At saka, maganda po yan sa taas ng ruweta. Nung pagkatapos sa isang laban, talagang ang bawat isa po sa amin, nagkakamayan. Lalo na pag ako tinalo. Ay, Diyos ko po. Hindi pa kami nakakakyat, kinakamayan na ako. Talagang idol din ako dito. Kaya lang sabi nga po, marami pong mas matatandang breeder sa akin dito. Ito, pati yung
kakalpan. Hi, Early. Happy birthday. Hi. Ayan, ang aking Ben and Mamay Leti. Mm. Ayan. Sa inyo? Na, wala. Ano lang, nagbibidyo lang. Ayun, lakay nito. Okay. Ay siya.